but never mind. Pinag-usapan ko ngayon kung ano nga ba yung dapat gawin natin para ma-relax tayo, mga kaguruan. So ang pinakasekreto natin ay ang tinatawag nating tea. Umiinom tayo ng tea once a week para ma-detoxify ang ating katawan sa mga pollutants and dirts. Ayan. Sorry. Tapos, gumagamit din kami ng lapel. Nabibili namin itong lapel sa Raun. Hindi ko alam kung tama kung nasabi ko. Esensya na. Ito ay 850 pesos. At syempre, hindi naman natin nagagamit ang boses natin all throughout. All day long, di ba? So, mas nangihirapan tayong gamitin ng kung boses lang ang gagamitin natin araw-araw. Naku, mapapaos tayo. Sinasabi ko sa inyo. Kaya gumagamit tayo ng lapel. O, nagkabuhol-buhol na. Ang lapel na ito ay chargeable. Meron siyang, ayan, pwede din siyang maging radio. Ayan. Kung nakaka-focus sa camera, ayan. So, ayan. Ayan. Importante kasi na maglapel tayo, especially kapag ang estudyante natin sa isang classroom ay 40 to 50. So, medyo hindi siya audible at hindi hearable, hindi naririnig. Kaya ang ilan sa mga teacher, kagaya ko, malakas naman ang boses ko. Pwede akong gumamit ng lapel or pwede rin naman akong hindi gumamit ng lapel. Pero ayoko namang abusuhin yung boses ko. Baka mamaya mapaos ako. So ginagawa ko, naglalapel ako minsan. So itatry natin kung efektibo nga ba ito. Ayan. So ayan. Ayan. Dahil may nagkaklase sa kamila. Ayan. Ito. Ganito nakalakas ang boses ko. Kapag nagkaklase ako. Ito, naririnig nyo ako, diba? Ayan. So, gamit-gamit ko yung lapel. Ini-endorse ko tong lapel na to. Hindi ko siya binibenta, pero kadalasan, dinodonate ito ng mga politicians. Ayan. Pero dito, at our personal expense, bumibili po kami ng lapel. Siyempre, ginagamit namin ito para sa panturo. Importante sa amin ang panturo. Ayan. Lapel. Ayan. Siyempre, bukod sa lapel, may papakita pa ako sa inyo. Ang aking personal kit. Ayan. Ayan. Hole natin. Sa pouch natin, mayroon akong tinatawag nating alcohol. Ito. Ang laman ng aking alcohol ay Human Nature. Ayan. All natural sanitizer. Ginagamit natin yan. Ayan. Focus natin. Ayan. Para pang spray, kung sakaling nag-ganan-choke yung kamay mo o kaya hindi ka nakapagugas ng kamay. Ayan. Tapos, meron din akong ayan. Bukod doon, meron din akong alcohol, yan. Ayan, iba pang alcohol. Mahilig kasi ako sa alcohol. Yung toothbrush ko saka toothpaste ko na iwan ko sa bag ko, hindi ko na makuha. Ito, toothpaste Colgate. Ayan. Meron din tayong facial cleanser. Ayan. Ito yung clean and clear. Ginagamit natin sa para oil-free tayo. Tapos, gumagamit din po ako ng ayan, mga pabango. Ayan, simple lang naman ang aking pabango. Okay, I have mga pabango ko niyan. At syempre, ano pa bang laman ng bag ko? Minsan naglalagay ako dito ng ball pen. Ayan. At minsan, nilalagay ko rin yung isa kong cellphone. Ayan, eto. So, ayan. So, importante sa isang guro ang, syempre, kahit na-stress yung stressful yung trabaho, maging fresh pa rin tayo sa all the time. Pagkatapos natin kumain, syempre, we're brushing our teeth. Yun naman ang basic thing. Tapos, lagi kaming naglalagay ng ano, isa sa mga tip na natutunan ko. Wait. Ito yun, wait lang tayo. Kapag halimbawa, kung ayaw mo magdumi yung kwelyo mo sa uniforme mo, maglalagay ka ng towel at your back. Lalagay mo yung ganito. Para kung pagpapawisan ka man, hindi masasama yung dirt dito sa gilid, sa edge ng collar mo. Para hindi, pag nilinis at nilabahan siya, hindi siya madudumihan. So yun yung ano, pinaka dapat nating tip na natutunan ko. Kasi dati, pag nagsuot ako, siyempre pawisin tayo, sasabi tayo sa jeep. Walang nakalagay na tuwalya dito or towelet. Siyempre, pagpapawisan ka, yung alikabok, pawis, so nagiging dirt yun. Didikit ngayon yung dumi dito sa around your kwelyo. So, ang mangyayari,
magiging dirt siya, mahihirapan kang alisin ng dumi. At isa pang secret ko kung bakit nagiging malinis ang uniform dahil gumagamit tayo ng Ariel. Disclaimer, Ariel, kasi meron siyang oxy bleach na tinatawag natin. Maganda kasi yung Ariel. At syempre, gumagamit din tayo ng Downy fabric softener. Ayan, para mas mapanatiling fresh pa rin ang ating damit. Kahit pagpawisan ka, mabango pa rin. Ayan. So, yun lang naman. So, ang content naman nito ay pantulong lang sa iba. Tingnan nyo naman, hindi ako masyado nag-effort magsalita, pero gamit ko ang lapel, nakakapagsalita ako ng maayos at naririnig sa loob ng klase. Hello. Hello, ma'am. Iyahay ko si ma'am. Ay, ma'am, say hi naman. Say hi to Pipito, ma'am. Say hi to Pipito. Hi, Pipito. Ayan. Si ma'am nasa register. What's your name, ma'am? Ano, screen name o totoong name? Yung totoong name niyo, ma'am. Ayan yung nag-aasikasa ng from register. Ayan. I'm Amy. Yes. Ma'am, anong ginagawa niyo sa register, ma'am? Nakaupo lang. Ay, nakaupo lang. Yung marami pong ginagawa yan. Ayan. Tapos marami rin. Tapos ano, tingnan niyo naman, oh, nagpapasa siya ng mga documents. Ay, kasi gusto kong mamasyal. Ayan, isa sila sa mga katawan ng paaralang ito. Wow, katawan. Dahil sa kanila na... Ma-overexposed na. Yung mga LIS. Say, ma'am, say hi to Pipito. Ayan. Thank you so much, ma'am. Ayan, nakita natin si ma'am, napakasipag niyan. Lahat naman ng mga kaguruan, ayan. Ayan, masipag. Ma'am Weng. Ma'am Weng, say hi naman. Hi. Okay, ma'am Terma, say hi naman, ha? Bye. Ayan. 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 Sir Cesar. Sir Cesar, hi ka naman. Ayan. Nurse natin, registered nurse and at the same time, licensed teacher. Ayan. Ma'am Lao, hi. Oh, Irvin, mag-hi ka dali. Ayan. Nakikita ba sila? Gamitin natin sila. So, nagkakaroon sila ng reading program. Say hi, Irvin. Hello. Ma'am Lao. Hello. Ayan. So, yan. Dito lang sa Cagaw ng Pilipino Department. Pag break time ko, dito rin ako kasi mas malapit yung building eh. Do, pag aakit ako sa English Department, malayo-layo. So, hinihingal po ako. Yun po yung dahilan. Anyway, maraming salamat po. Sana po nagkaroon po ng kabuluhan tong vlog na to. At sana sa mga subscribers dyan, please extend this channel, share and like, comment down, and syempre, patuloy nyo pa rin ako suportahan. This has been Pipito Makabayan. Maraming salamat and ciao!